Good day guys! Back to Suzuki 3S VF Homes naman tayo. At kasama natin ngayon ang bagong version, the Bergman Street. It offers comfortable riding experience, kaya check naman natin yung kanyang specs and also the price. Mag-start nga tayo guys. Dito sa kanyang color variation, itong binablog natin ngayon ay isa dun sa dalawang kulay niya. Matte black and then meron siyang isang kulay na bronze FA. Umpisan nga natin dito sa kanyang harapan guys. Ang napansin ko lang dito, halos magkasing width na sila ni PCX. Ito ay may width na 700mm, tapos si PCX naman nasa 742mm. So halos magkasing lapad na lang sila. Nandito na nga tayo guys sa kanyang gulong. Makikita natin yung kanyang alloy wheels. Ito yung pinagkaiba niya dun sa latest version niya na lahat ng yon ay kulay black. Pero ito, metallic brown na yung kulay niya. Ang isa pang update dito sa kanyang gulong, parehas na sila ng size ng harap at saka ng kanyang likod, size 12 na siya. Pero dito sa harap, mas manipis, dun sa likod, mas mataba. Sa harap, meron siyang size na 90x90x12. Tapos may 5-spoke to, ang brand ng kanyang gulong, MRF. And of course, tubeless yung kanyang gulong. At makikita natin yung kanyang stopping power dito sa kanyang harapan. Meron siyang single disc brake, single piston caliper. Suspension naman niya dito sa kanyang harapan, makikita natin na telescopic fork pa rin. Ang pagkaka-finish ay matte black. Tapos dito, additional visibility. Kapag nasa mga kanto-kanto ka, meron din siya dito ng reflectorized. Magkabilaan sila. Additional visibility yan. Dito naman tayo sa kanyang fender, grabe napakalapad nito. And yung plastic na ginamit dito, makapal din siya, pero hindi siya makunat. Tapos yung extension niya dun sa kanyang likod, okay naman din. Hindi na yan matalsik pag nadadaan sa may mga tubig o sa may mga putik. Punta naman natin dito sa kanyang lighting system. Makita natin dito yung kanyang signal lights, bulb type pa rin. Dito sa kanyang headlight, LED na. Tapos yung kanyang daytime running light, meron din siya nandito. Ayan, parang gilay na din. Aangat ka naman ng konti, makikita mo yung emblem na Suzuki dito. Dito naman sa kanyang taas, may touch of stainless design dito. Ito, magkabilaan, pero ito ay plastic. Sa pinakataas naman niya, makikita natin na meron na rin siyang windbreaker, pero very short lang siya. Yung iba, pinapakabitan ng aftermarket, pwedeng-pwede naman, kasi madami ka namang mabibili sa online shopping. Aakyat naman tayo dito na sa kanyang handlebar, makikita natin dito sa may bandang left. Maganda yung rubber na nilagay nila dito, comfortable din sa kamay. Dito sa kanyang pinaka-tip, ayan, bakal din siya. Coated na din yung kanyang lever dito. Wala lang siyang handbrake at saka wala rin siyang passing light na makikita dito. Itong motor naman na to, aho na siya or automatic headlight on. Ang makikita lang naman natin dito yung kanyang high and low option, turning lights option, and meron din siyang busina. Check naman natin lahat yan. Nakita natin guys, malakas yung kanyang signal lights na napaganda, very visible. At ang maganda pa sa kanya, na-appreciate ko lang din itong daytime running light niya. Ito naman yung kanyang low, yung kanyang high. Lahat ng to iilaw. Dito naman sa kanyang busina, check naman natin. Grabe, ang lakas. Dito naman tayo sa kanyang right side, makikita natin yung kanyang buttons for the EASS, stands for Engine Auto Stop and Start System. Na dati ang nakalagay dito, kill switch, yun naman yung isang bago dito kay Bergman. Nakikipagsabayan na nga rin kasi itong option na to na kay PCX na kay NMAX na din. Combination naman ng kulay ng plastics niya, dito sa kanyang handlebar makikita natin dito na may matte gray yung pinakaibabaw, tapos may emblem na Suzuki dito. Dito sa kanyang baba, kulay brown naman. Check naman natin guys yung kanyang meter panel kung anong makikita natin dito. Sakto lang din yung kanyang animation dito sa kanyang panel gauge. And itong panel gauge niya, fully digital na din. Ang pinagkaiba lang dati, dito yung kanyang select and adjust. Ngayon nandito na. Ang maganda dito, meron na siyang voltmeter, speedmeter, meron na rin siyang tachometer, tapos yung orasan, fuel gauge, check engine. Pwede kang mag-compare from trip A to trip B, tapos meron na rin dito yung total odometer traveled. Sa kanyang lighting signal indicator, meron dito yung left and right signal light indicator.
Andito rin yung kanyang EASS indicator. Meron dito yung check engine, high beam indicator. Kung naka-eco mode ka, meron din siyang branding dito na Suzuki. Sa kanya namang ignition, guys, makikita natin na disusi pa rin. Tapos dito mo na rin bubuksan yung kanyang compartment. Subukan naman natin i-open yung kanyang seat. Ngayon narinig nyo, very effortless lang. And then meron din siyang shutter lock. Push mo lang to, magsasara na mismo yung kanyang susian. Nagamit din nila yung space niya dito sa harapan kasi makikita natin dito, malalim na yung compartment niya dito. Pwedeng lagyan ng cellphone and yung mga gamit na para ma-easy to access. And then meron din siya ditong utility hook na okay na okay naman pag namamalengke ka. Dito naman sa kanyang left, meron din siya ditong compartment na may lock. Makikita natin dito kung i-open mo to. Meron dito yung kanyang charging port na USB type na rin, okay na okay. At hindi to basta-basta papasukin ng tubig kasi makikita natin dito, may rubber na din siya. Tapos yung cellphone natin, yung positioning niya, hindi siya pwedeng paganyan kasi mababa lang. Pero pag paganyan, malalim siya. Pwedeng-pwede kahit yung mga malalaking cellphone. Kung pupuntahan naman natin dito sa kanyang flatboard, kulay brown yung plastic na ginamit nila. Tapos ang maganda dito, meron na rin siyang cruising type position. Ibig sabihin, kahit na dinadrive mo to, kahit mag long ride ka, relax pa rin yung katawan mo kasi pwede mong i-stretch yung paa mo dyan. And isa din sa magandang feature nito, meron rin siyang utility hook dito sa kanyang belly. May dalawa na tayong motor na feature na may ganyang utility hook na ditiklop. Kung gagamitin mo, i-unfold mo lang siya. Tapos kung hindi naman, balik mo lang. Pupunta naman tayo dito sa kanyang seat, makikita natin na two-tone na siya. Tapos ang design nito parang PCX, mas malapad yung upuan nito kaysa PCX. Yung ginamit na seat cover dito, leather type, napakaganda na rin, mukha talagang elegante. Check naman natin kung ano makikita natin sa kanyang underseat compartment. Dito sa unahan may helmet hook siya, pero dito wala siyang spring. Ibig sabihin, kung i-open mo to, tapos accidentally mong matap, ayan, babagsak agad siya. So, yan yung magandang upgrade siguro or sa susunod na version ni Bergman. Ito naman yung kanyang compartment. Meron siyang 21 liters capacity. At makikita rin natin dito, meron na rin siyang tool organizer. At ang kasya dito, half face na helmet. Pero dun sa full face, siguro mamimili ito. Yung mga maliliit lang na full face ang pwede. Nandito naman yung kanyang fuel tank. At mapapansin din natin dito, at dun sa kanyang flatboard, wala yung kanyang baterya. Kasi yung baterya, nandun na sa ibabaw ng kanyang headlight. So okay na okay to kahit na malusong. Wag lang mas mataas dun sa kanyang pipe kasi dun naman papasok yung tubig. Hindi ito basta-basta titirik kasi elevated na yung pinaglagyan nila ng kanyang baterya. Ito pa lang ata yung scooter na na-review natin na nasa taas yung kanyang baterya. Punta naman tayo dito sa kanyang fuel capacity. Fuel capacity nito, meron siyang 5.5 liter capacity and for the gas consumption naman, mas mababa yung gas consumption nito versus dun sa kanyang previous na model. Ito, merong gas consumption of 52.6 kilometers per liter versus dun sa kanyang old na 53.5 kilometers per liter. Yung factor siguro na naka-affect dun sa kanyang fuel consumption, yung kanyang gulong na lumaki dun sa kanyang likod and nadagdagan siya ng 2 kilograms. Dito naman tayo sa kanyang grab bar, makikita natin na maganda yung pagkaka-finish sa kanya. Very elegant, maganda sa kamay at glossy black. Pupuntan mo naman dito sa kanyang baba, makikita mo yung kanyang pillion footrest. Ayan, naka-engrave din siya. Tapos kapag gagamitin mo, hihilain mo lang siya. Walang masyadong sasabitan dito sa kanyang gilid. And speaking of gilid, dito naman tayo sa kanyang side stand. Itong side stand niya, meron na rin siyang side stand sensor. Ibig sabihin, kung naka-open yan, hindi mag-start yung motor. Ito naman yung bagong decals ni Bergman. Dito mo siya madi-differentiate. Makikita natin dito na Bergman Street. Yan yung dating Bergman. Tapos dinagdagan nila ng EX. Yun yung pagkakaiba niya dun sa dating Bergman. Puntahan naman natin yung kanyang cooling system. Makikita natin na air-cooled pa rin siya. Hindi siya liquid-cooled. Dun sa kanyang engine type naman, meron siyang 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, and single cylinder. At si Bergman po ay nasa 125cc category. Dito rin sa kanyang side, mapapansin natin meron na rin siyang decals, SEP, Suzuki Eco Performance, and meron na rin siyang Alpha. Ito daw yung kapag i-start mo si Bergman, hindi maingay yung kanyang makina. Unlike dun sa kanyang previous version. Itsura naman nung kanyang pipe, ito, malaki na rin. Mula dito hanggang dun sa kanyang dulo, plastic.
Tapos yung kanyang pinaka-tip, silver. Ayan naman na yung itsura ng kanyang gulong dito sa kanyang likod. Proportional na dun sa kanyang body size. At meron tong size na 100 by 80 by 12 na dati size 10. At maganda na rin yung design nung kanyang rubber. May kita naman natin yung stopping power niya dito sa kanyang likod. Naka-drum brake pa rin. Tapos suspension niya, naka-monoshock. Good thing din dito sa motor na to, two-way start na siya. Meron siyang electric button and meron din siyang kickstart. Punta naman natin yung kanyang maximum power. For the maximum power of this motorcycle, meron siyang 6.3 kilowatt at 6,500 RPM. For the max torque naman, meron siyang 10 Newton meter at 5,000 RPM. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang likod. Meron rin siyang parang stainless design dito sa kanyang pinakapwetan. Pero plastic yan. Tapos may branding din siya na decals. Tapos reflectorized with plate lamp. For the height of 5'6", i-check naman natin yung posture natin dito sa motor na to. Sa kanya namang suspension, nakita nyo, dito sa kanyang front port, maganda yung play niya. Meron ding play dun sa kanyang likod. Yung ating paa naka-tiptoe, left and right. For the SRP of this motorcycle, guys, meron siyang 92,400. Kung gusto nyo naman ng utang or installment, meron siyang minimum down payment of 9,300, 12 months of 9,809, 18 months of 7,247, and for the 36 months or 3 years, 4,695. Sa mga keyboard warriors natin dyan, ano naman ang masasabi nyo dito sa latest version ni Bergman Street 125EX? At hanggang dito na nga lang, guys, ang ating video. At nagpapasalamat tayo. Gusto nating i-shoutout si Sir Dennis Madrid ng Suzuki 3S BF Homes. At sana muli itong video na to ay nakatulong sa inyo na makilala si Bergman Street 125EX. Sa mga hindi po nakapag-subscribe dyan, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. At yung mga subscribers, sana po masupport nyo ako sa aking Facebook page na Easy Ride Journey din. Hello po sa inyong lahat. Shoutout po sa mga taga Suzuki or sa mga taga Moto Express po. Shoutout sa asawa ko. Patanggang dito na lang, guys. Ride safe!